Naparod ko sa Jessica Soho. Usong-uso daw to. Saan mang sulok ngayon ng mga kalsada at eskinita? Hindi ko talaga gets kung ano to. Nung panahon ko kasi, yung mga ganito, paru-paro, pauso ni Jolina, di ba? Ganyan-ganyan din yun eh, Sabi nila, kaya rin nauuso yung ano, mga bibe sa ulo, di ba? Ba't hindi ka magluto ng bibe? Ay ko, bibe? Ano nga ba, bibe? Pato ba yun? Hindi ko kasi alam eh, hindi ko talaga alam eh. And siguro marami rin tao nagtataka dyan tulad ng pagtataka nila kung ano daw ba ang pagkakaiba ng menudo, mechado, apretada. Naginawa na natin ang video noong 2020 pa, so kung nagtataka ka rin dyan, hahanapin mo sa channel natin, Jerome, lagay mo nga dito yung thumbnail. Anyway, humanap kami sa FB Market ng bibe, pato, itik. So eto yung lumabas. Yan. Ang alam ko kasi, duck. Pare, yan yung alam ko eh, di ba? Pero hindi ko alam kung ano mismo yung bibe, pato, itik. Meron pa nga gansa tsaka pabo eh. Yung gansa, goose. Yung pabo, turkey. Yung itik, bibe, at pato, doon na medyo nagkakalituhan. Oo. Kasi sa pagkakaintindi ko, lahat yan ay general term para sa duck, di ba? Pero hindi ko talaga alam. Kaya nag-search kami sa internet at nakita namin yung video ni Chef J.R. Royal, si Farm to Table, kung alam nyo. At in-explain niya kung ano yan dito. Jerome, lagay mo nga yung clip dito. Ang itik is, ang kulay niya, brown, black, and gray. Ang pato, kung titignan natin, siya yung tinatawag na Muscovy. Puti siya, puti. Tapos kapag kayong maliit, yung maliit na pato, tinatawag nila yung bibe. Basically, ang sinasabi niya, ang itik ay maitim ang balahibo. Ang pato ay maputi ang balahibo. Ang bibe ay batang itik o pato. Ngayon, eto ang meron tayo. Binili ko to sa FB Market at eto ay itik. Sabi ni Chef JR, ang itik, or sabi nung kausap ni Chef JR, nasa farm sila nun eh, ang itik daw ay maitim ang balahibo. Tingnan mo to. Kitang-kita dito, pre, na maitim yung balahibo niya. And kung di ako nagkakamali, itik ang ginagawang balot. Kung di ako nagkakamali. Kung makakita kayo ng pato, kasi may nakita ako, nagluluto sa YouTube, Pilipino siya, nagluluto siya, ang plump. Yung talagang chesa, yung parang pang Peking duck. Kasi yung mga nakikita, pag sila Gordon Ramsay, nakikita natin magluto ng duck, medium rare nila yan eh. Malambot yan eh, di ba? Parang baka o tuna, parang gano'n siya. Eto hindi, pre, matigas yan. Eto kasi, noon pa ako kumakain yan, naalala ko yan dati. Pag sila papa, pupuntang Bulacan, lagi akong inuuwian yan. Pritong itik, tapos kinakain ko yung mag-isa habang nanonood ng Itbulaga, no? Sarap nun. Tapos, ang sauce niya, matamis. Ngayon, kung titingnan mo kung paano lutuin ng ibang kultura yung duck, ang pinakasikat na French duck dish ay duck l'orange, pare. Ang ibig sabihin nun, duck with orange, parang gano'n. So, citrus and sweet, bagay talaga sa duck, regardless of siguro class ng karne. Baka yung flavor profile nila pare-parehas lang. Pero ang gagawin natin dito, dalawa dito sa tatlong dish na lulutuin natin ay medyo may tamis para bagay at yung iba very Filipino. Wala dito sa lulutuin natin ay halos bago. Siguro yung isa lang, yung isang yung ginawa ko na sa Facebook yon at sabi ng mga tao, sunog daw. Hindi po talaga siya sunog, papakita ko sa inyo mamaya. At yung dalawa, medyo sasarasahan natin, 'di ba? Ito yung mga lulutuin natin. Smoked itik, calderitik, meaning kalderetang itik, tsaka pato team, pare. Naakala ko, ako lang yung nakaisip. Pag search ko ng pato team, meron na pala talagang gumagawa nun. Sayang, di ba? Pero unahin na natin yung smoked itik at dun tayo sa labas kasi magpapausok tayo. Unahin na natin to, pare, kasi ito yung pinakamatagal. Gagawa tayo ng smoked itik, pare. Meron tayo ditong, hindi naman sa pagmamayabang. Ay, ang yabang. Mayabang talaga yan. Pero ang mas nagpayabang dyan, hindi ako ang bumili niyan, pre. Binigay lang yan ng kaibigan nating si Carlo. So maraming salamat, sir. Siya rin yung nagbigay nung smoker nating isa, yung Barrel Pro. Siya rin nagbigay, no? Tapos binigyan tayo nito, pare. Kamado Joe, gawin na natin to. Sa loob, may kita nyo, naglagay na kami ng uling dyan. Ito nga pala, no, ipapakilala ko muna sa inyo to. Ito yung Kamado Joe Classic 1 ata, kung di ako nagkakamali. Grill and smoker siya. Kakaiba sa kanya, ceramic yan, pre. Parang paso siya. Dahil nga ganun siya, nagre-retain siya ng heat. Well, ganon. So, efficient yung paggamit niya ng fuel. Etong ano na to, etong kinarga namin na uling na to, tatagal na to sa temperature na gusto namin for around mga 5 to 6 hours. Depende. Mga ganon siya. Salang na natin yan. Eto ngayon, yung bukod sa magbablock ng airflow, magdidissipate ng heat. Eto, nilagay ko to kasi lalagyan natin to ng parang water pan. Mapanatiling moist yung ano natin. Environment natin. Ayan na si George. Yan. Takadila. Lagyan mo dito, par. Ay, teka lang. May nakalimutan pala ako. Smoking wood, di ko nalagyan. Lagyan natin ang kahoy dyan. Tapos isara na muna natin yan ng tuluyan, ha. Kasi nag-aapoy siya para mag-mellow out yung ano.
yung apoy. Kasha ba to, George? Tsaka nandyan din yan para mapanatiling malinis yung ano natin, smoker natin. Kasi kung hindi, ano yan, kakatas-katas dun sa bakal. Sa bato, sorry. Yan. Sara muna natin yan para humina yung apoy. Ngayon, timplahan na natin yung ating mga bibe or itek, pare. Paminta. Sa spice rub, kayo na bahala. Natotoo lang, basta in-smoke nyo, kahit asin lang yan eh. Alam mo yun, laban yan eh. Oh, dahil nandito na rin to, nilabas si Amid eh. Mustard seed powder. Cumin, konti lang. Garlic powder. Smoked paprika, onion powder, asin. May spice rub natin. Ngayon, yung mga ating bibe. Bibe! Lagay natin dito. Tapos, medyo matigas-tigas. Ay, hindi, halos malambot na. May konting pagka-prose na lang siya. Takan mo ako ng ano, grape upon. Huwag mo na ibabalik, ha? Okay na yan. Okay. So, etong mustard, bukod sa masarap siya, ano lang, ginagamit lang siya para dumikit yung spice rub. Yan. Tapos, ganyan-ganyan mo lang. Bubuksan ko na to, ha? Hay! Mas importante, lahat ng sides meron. Kaya natin dyan. Yan! Asala na ating tatlong bibe. Good sa to. Ngayon, ganito gagawin natin dyan. Initial smoking natin. Sara muna natin yan. Initial smoking natin, around mga 4 hours siguro. Kasi ang gusto lang nating mangyari, bigyan siya ng smoky flavor. Ganon. Ngayon, after 4 hours, babalutin natin siya ng foil para lutuin po siya. Depende, hanggang lumambot siya. Mga 6 hours siguro. Kapag binalot mo siya ng foil, wala nang smoke na papasok sa kanya. Pero, mas ano yung init niya. Mas kulub ba. So, mas mapapabilis yung pagpapalambot niya. So, hayaan na natin to dito. At ako ay... Age of Empires. Mag-Age of Empires. Tama ka. Pokemon Crystal. So, rolling po tayo. Nyaga mo. Wala. Nag-delete ka? Oo. Oh! Ay! So ngayon, mga around na sa ano na to. 5 to 6 hours na nakasalan to. So malamang to, maitim na, di ba? Na pala, may nilagay kami kanina para hindi na namin i-check na i-check yung temperature. Actually, first time lang namin gamitin to. Probe thermometer na merong parang remote display. Para kahit nasa loob kami, i-check namin yung temperature, di ba? Actually, first time, tagal ko nang binili to eh. So ngayon, pagbukas natin dito, maitim na maitim to, par sure yan. Ngayon yung temperature niya, 205, 201 na lang. Kasi nung nakita na yung wababa na, ko, okay na to, luto na to, pwede na natin balutin ng foil to. Iyan, par. Diba? Pero hindi siya sunog, ha? Gusto ko lang sabihin na hindi siya sunog. Kasi kung yan sunog, tulad na iniisip nyo, maano to? Malutong. Alam mo yun? Yan hindi. Ang tawag dyan ay bark, pare. Para sa aso. Tama, diba? Ang gagawin natin, pabalutin natin ng Powell yan. Tapos papatuluin natin kasi ayun yung ano nyo, mga mantika niya sa baba, oh. Yun. Diba? Okay. Natin dyan. Balot lang natin na maayos-ayos. Lagay natin sa kabilang side. Yan. Tapos ngayon, bago namin siya ibalik, kakargahan muna namin ng uling-uli. Kurin lang natin. Ere. Yan. Ito yung natitira natin uli. Mainit-init pa siya. Ito, padaanin lang natin ng konti sa butas. At this point, actually, pwede natin hindi ibalik yung ano, charcoal basket natin. Tapon na lang natin yung mga uling dyan. Tapos pangyay uling bago. Hindi na tayo maglalagay ng kahoy dito kasi tapos na siyang ma-smoke. Nakabalot na siya sa foil ngayon eh. So ngayon, di ba may ano dito? Meron ditong daanan ng hangin. Alisin lang natin to ah, kasi maraming aboy yan. Taktak lang natin somewhere. Taktak natin yung sa halaman. May umihi kasi dito eh. Takpa natin. Pumapasok dito yung ano? Pumapasok dito yung hangin. Kahit lagyan mo niyan, butas-butas naman yan. Tapos, dahil butas-butas yung ilalim, tatama siya yung hangin dito sa uling sa nasa harap. Unti-unti niya lang kinakain yung mga uling doon. Kaya, mas matagal siya. Yung nandito sa bungad, sinisindihan ko lang. Dahan-dahan lang to. Stack pa natin. Alam ko may ano dito, may thermometer dito. Pero mas ano lang talaga, mas reliable lang para sa akin tong ano. Yung ganyan, ayun, nag-a-alarm siya. Kasi gumagapang yung init. Babalik namin to sa 250. Tapos, lutuin pa namin to mga around ano pa, 2 hours pa siguro. Depende, titingnan namin hanggang lumambot siya. Tapos gawa natin ang sauce mamaya to. Ang next natin gagawin nga ay ang ating pato team. Wala akong susundin na strict recipe dito. Basically, ang gusto ko lang mangyari dito, i-take na bean race sa matamis na medyo parang pares style na sabaw, parang ganon. Madali lang to, pwede nyo itong gawin sa kaldero pero gagawin ko to sa oven para sure tayo, di ba? So meron tayo ditong aluminum tray. Bago yan, hindi ginamit pansal ng tubig ulan yan, pre, bago yan. Hindi yan, ito yung pansal namin ng tubig ulan, yan.
Pero ito, bago yan. Kakabili lang yan. Di ba, George? Di ba? Asay pa yung resibo, di ba? O, oh, huwag mo na pakita. Pero nasa iyo, di ba? Bago yan. Lagyan natin yan dyan. Siguro ganito. Siguro breast side down. Kasi mas maraming laman dito sa breast. Ngayon, tabi lang muna natin yan dyan. Usually kasi, ginagawa to sa mga ano, roasting pan talaga na pwede mong isa lang sa kalan. Ito, tutuusin. Kung talaga magkakaipitan, magkakapitpitan ng itlog, pwede mo na talaga isa lang sa kalan yan. May nakita nga ako, nagdi-deep-fry dito. Yung tigas sa mukha, eh, no? May nakita ako nun. Like, ako matapang ako, pero di ko gagawin yun. Tuyuin lang muna natin yung wok at ihanda natin yung mga spices natin. Ayan. Cinnamon stick, tsaka star anise. Tapos, tutuin lang muna natin to sa dry heat para mag-release yung flavors niya. Maganda tayo ng tubig kasi kailangan nga nating pakuluin pa talaga eh. Pag nagtutoast kayo ng spices, ano nangyayari dyan? Mas lumalabas lang yung lasa ng spices nyo. Mas amoy nyo siya, mas namamaximize yung spices nyo kasi kung hindi, wala, sayang. Sayang, di ba? Andyan rin naman eh, wala namang ano yan eh. Wala namang dagdag na cost at calories yan eh. Sasalang mo lang naman eh, di ba? Maririndig mo yan, puputok-putok yan. Ayan, ayan, naririndig nyo. Hindi, buhay pa yung paminta. Buhay pa yan. Ayan natin ang tubig. Tapos dagyan na natin ito. Dahon ng laurel. Hindi ko na tinoast kasi dati nagtoast ako yan. Halos masunod. 5 spice powder. Sibuyas na parang kakabunot ng salupa. Pre, ano ba yan? Sariwang-sariwa ito ah. Tuwain lang natin yan. Ayan natin dyan. Luya, pre. Nagyan na natin yan dyan. Ito, ganito po mangyayari. Kapag ginamit yung mantika dun sa chop na bawang nyo ay natutulog. Tulog talaga. Toyo. Chinese cooking wine, pre. Brown sugar, konti lang. So, hintayin lang natin kumuluto, tapos pwede na natin isalang sa oven. Mukulo na siya, pwede natin ibuhos dito. Nga pala, no, nagbago isip ko, yung breast side up na lang ang gawin natin. Gusto ko nakaangat yung breast kasi yan yung presentation side natin. Buhos natin yan dyan. Mga halfway, papunta dun sa itik, pwede na yan. Kasi, ang gagawin natin dyan, tatakpan natin ang paborito ni Tito, aluminum powel pa. Oh, paalam ka ba? Tulog pa. Nalobat eh. Yung motor ginawang bike. Ito na si Tito. Ay, to. Gising na si Tito. Ito. Hindi mo ba napansin yung Vespa mo? Sina-charge na ngayon. Ah, sina-charge na ngayon. Sarap ba may lasang pato tinira. Tapos, nilagyan ko rin siya ng tray sa ilalim. Just in case na mabutas siya. Mm. Alam mo yun, may chance kasing mabutas yan eh. Sasalang natin sa oven to. 180 degrees sa baba and 180 degrees sa taas. So, bali magiging parang braising temp lang siya. Parang ganun. Parang ginagawa ng mga Francis sa mga beef shank nila. Parang ganun. Sasalan natin to for about 3 to 4 hours. After 3 hours, check natin siya kung malambot na. Tapos, ang gagawin na lang natin dyan mamaya, yung sauce ay gagawin natin glaze. Pare, ganun kadali, di ba? So ngayon, dalawa na yung nakasalang natin. Doon na tayo sa isa at yun ay ang ating calderitek. Apat na itik gagamitin ko dito kasi feeling ko ito yung uulamin namin ng ilang araw eh. Kita nyo, medyo mabalahibo pa talaga siya. Ibo-blowtorch ko to ng konti lang. Parang ginagawa natin sa baboy. Yung balahibo niya hindi gaanong nasusunog, no? So ano na lang to? Mainly for flavoring na lang to. Pero kung maamoy mo, amoy sunog na balahibo, di ba? Okay na yan. Gusto ko pa sana ng tustahin pa, pero mas maganda kasi kung iihaw eh. Pero pwede na siguro yan. Ngayon, chachap natin to. Etong itik, alam ko nakakain na ba ako ng kalderetang itik talaga. Dati kasi si Papa, nung nabubuhay pa siya, hunter yon. Mm. Diba? Nen-user yun si Papa. Hindi, literal na hunter yun. May, ano yun, may hunter license yun, pare. Game hunter. Alam mo yun, namamaril talaga ng ibon. Tapos, lagi siyang merong dinadala. Pato nga. Pato yung mga binabaril niya. Ang tawag nila doon, Maillard, wild ducks, yun yung hinuhuli nila. Yun talaga ay mabuto, pre. Mabuto talaga siya. Ganda ng karne niya, pulang-pula. Dahil medyo mayabang tayo ng konti, mga malalaki yung ano natin, yung putol natin, di ba? Pataya, isang blanger matapos matagaan dalira eh. Maano siya, mataba siya. So... Hindi, sir. May whey protein ka pa, wala na may epekto sa'yo. Kung sino ka man nag-PM sa Instagram ni Ian ng gano'n, ha? Manahimik ka. Baka akala nila, mataba pa si Ian. Baka di nila, ano, oy, Jerome, lagay nga dito ng picture ni Ian, no, saga yung ano, sukdulan yung katabaan niya. Tapos lagay mo yung picture ni Ian ngayon, ang laki na na-improvement ni Ian. Alam ko po hindi maganda yung pagcha-chop ko, so patawarin niyo po ako. Gago may chop na maduga sa palengke, sa hita, mahita ng manok ito. Nagputol ko ng hita hanggang dito lang, di ba?
ba? May nakita ako dati. Yung thigh part niya sobrang laki. Kasi ang putol ng hita niya. Whoop! Ang ganda dito, pre. So pati yung gulugod na bebenta niya sa presyong hita. Nung nakabili ako, sabi ko, ang dugas nito ah. If you know yun eh. Pag nagtitinda ka sa palengke, tsaka mo lang malalaman yun eh. Ito ano to, ay mga ganto. Ito yung mga ulam na sipsipin, pre. Sa akin. Kasi ano to, mabuto talaga, 'di ba? Bony. Ano sa may ko ba yung bony up? Sana yung sa One Piece ka. Hanggang Arlong ka lang eh. Uy, ang tunay na pa ng One Piece. Bakit? Pagkapan ba ako ng Westlife? Kailangan alam ko mga address nila. Oo, alam mo, isa lang yung treat me like a rose lang. Tapos, yun po yun. Tangina mo, A1 yun! Gago! Kita mo! Huling-huli ka! Huling-huli ka! Sabi nga dun sa isang comment, di daw ako tunay na pa ng ano, Taylor Swift. Tangina, pag ikaw, kinantahan ko ng All Too Well 10-minute version, tangina. Baka umiyak-iyak ka, habi sa'yo. Sino mo ng boyfriend ni Taylor Swift? Ricardo Jesus. Okay, tamo, hindi mo alam. Pre, kahit sa TMZ, wala silang record noon, pre. Sino mga magbigay ng tatlong boyfriend ni Taylor Swift? Si Ricardo Jesus. Kapatid ni Ricardo Jose yun, pre. Richard Gutierrez. Naging sila. Di mo alam, nasa Mulawin yun. Muigaw. Okay na to, pare, igisa na natin. Ngayon, dito natin siya lulutuin. May kawali tayo dito. Lagyan natin ng mantika. Tapos, lagay na natin yan dyan. Yan. Ngayon, wala muna akong ilalagay na kung ano-ano dyan. Usually, di ba, may mga sibuyas bawang na. Ako, mamaya na, kasi gusto ko muna silang ano, magisa ng mabuti. Kasi gusto kong, lumabas yung mantika. Mamantika kasi to eh, di ba? So, hayaan na muna natin yan dyan. Tapos, balikan nyo ako dito mamaya. Pero ayan o, nagmantika na siya. Tapos wala tayo halos nilagay dyan. Mamantika kasi talaga ito. Ayan o, tinan mo. Ayan o, pero masarap yan. Ngayon, nag-food processor ako dito ng sibuyas. Talagang giniling ko siyang ganyan para siya yung magbibigay lapot, magbibigay ng body dun sa sauce natin. Kung wala kayong food processor, pwede ano, grater, cheese grater. Ayan. Lakasan natin. Haluin lang natin yan. Ano to? Siguro mga kalahating kilong, mahigit kalahating kilong tawag dito, kamatis. Wala na safety yung food processor namin, no? KitchenAid, baka naman. Gaya natin yan. Yun, drog na drog. Pwede rin naman tomato sauce, wala namang problema doon. Masarap lang talaga yung sariwang kamatis. Baka magdagdag kami mamaya, hindi pa sure, depende. Bawang. Naubos din yung lintik na bawang na yan, ha? Tapos patis. Okay na muna yan. Ibibrace na muna natin yan. Yung iba, mamaya na natin ilalagay. May mga ilalagay pa tayo dito. Yung kaldereta natin, nilagyan ko na tubig para lang mas mapabilis yung palambuti niya. Medyo matigas pa to eh. Tagal-tagal pa to. Gusto ko na ilagay yung bell pepper natin, pre. Para madurog-durog na rin. Tumulong sa pagpapalapot na sarsa. Tapos dagdag lang kami ng dagdag ng tubig dito. Parang masarap to. May pang bahog ka sa kanin. Hindi yung ibang bahog ah. Hindi ibang bahog. Check natin tong ano natin. Nakasala natin dito. Steaming. Ibig sabihin, gumagana siya. Kumukulo siya. Ah! Ganda. Wala pa. Walang ano ngayon, walang cash advance ngayon, ha? Yeah. Umangat yung wishbone? Ay, hindi. Buhat malam na. Kung palaputin at palaputin lang naman, mabilis lang naman yan. Okay na to dito. I-ano ko na lang siya. Stay ko na lang siya dyan. Tapos, ano pa bang pwede natin gawin? Medyo malapit na lumambot to par. Pwede natin lagyan ng, Rino. Yun, ang pampalapot, par. Ang gusto natin, paro, yan, no? Masarsa, malapot. Tapos, wala masyadong cheche bureche. Alam mo yun? Sarap. Kukun natin itin kasi palay ko okay na yun. Ito. Juicy pa rin siya, di ba? Pag binuksan natin to, maitim. Minsan talaga, pagkabuklat mo, tapos maitim, magugulat ka, di ba? Pero, okay lang yan. Uy, may konti pa siyang tigas. Palagay ko, okay na. Ibabalik pa namin sa smoker to. Pero ang gagawin natin, tikman na natin iba yung mga pwede. Tapos mamaya, eto naman. Ito na muna tayo para ito sa ating pato team. Wala pa. At eto na siya. Kumalas yung wishbone niya. Uy, kalam ba? Gusto mo humiling? Kung kanino kasi mapunta yun. Humiling muna tapos... Hindi. Kailangan mo na yung pribilehyo ng paghiling kung kanino mapupunta. 1, 2, 3. Tigas ng pato! Ang tigas! Kaso nilaglag niya. Oo, may ganun ba yun? May ganun rule yun. Bawal ba? Sabi ko nanalo. Sige, hiling ka. Bawal pera. Sabi ko matapos lahat ng problema ko eh. Naisip ka talaga. Oo. Kanyara sinabi ni kay Alvin, matapos lahat ng problema, boom, bigla tayo nawala lahat. Ulul. Yusi! Tapos eto, palaputan natin. Asan na yung pot separator natin? Buhos natin yan, Diane.
Hintayin lang natin na lumutang yung mga taba. Ah, hindi tumatawa. Okay. Ayan, ako makikita nyo lumulutang na ngayon mga taba. May ano pa rin, may konting mantika pa rin. Kasi ayaw naman natin i-eliminate yan. Pakuluin lang natin. Brown sugar. Tapos, gawa lang tayo ng cornstarch and water mixture. Oh. Buhos na natin din eh. Yan. At eto na pare ang ating pato team, di ba? Simple lang, binraise lang natin sa oven. And yun yung actually gusto kong ituro dito. Braising sa oven, mag-yield siya ng magandang klaseng karne. Kasi napalambot natin ang hindi nadudurog. Nag-a-apply din to sa baka, sa baboy, sa kahit anong klaseng karne. Kumbaga, pwede kang mag-adobo actually sa oven. Pwede kang mag-braise sa oven. Pwede nyo itry yung technique yan. And maganda ang magiging resulta niyan. Malambot ang karne, pero hindi durog-durog. So ano pa kailangan natin gawin? Tikman natin to, pero bago yan, iyan, picturean ka Pipicturan ka muna at Jerome, slow-mo ka muna. Uy, perfect. Ay, sorry. Kita niyo. Ano ka lang out? Medyo, no? Sarap. Tikman natin kung masarap kung may lemon. Konting patak. Sausaw natin din eh. Either way, works. Pare, okay siya. Patikim natin to sa kumpare ko. Patikit nga nung ano mo sa... Shit. Ay, dumikit. Nga. Okay, no? Okay siya, no? Ah, isa pa. Bibigyan ka talaman. Sausaw, lemon lang o sausaw ko? Kanina pinagsabay ko eh. Yan, okay na. Uy. Ano mas trip mo? Kanina namin ganun. Pag masisihang ka, gumagalaw. Gumagalaw yan. Ah, okay. Eh, malungkot ka pala buong araw. Na, ano, kamusta? Sarap. Ano mas trip mo? May lemon o wala? May kakaibang ano lang, pero... Either way, no? Either way works eh. Amidi, aliga dito. Bigyan natin ang lemon. Sige, siyap-siyapin mo. Pagpapak. Sarap ng lambot. Diba? Tapos malasa yung laman, diba? Tapos yung sauce, okay din. Matamis, bagay siya dun sa anggo. Diba? Ayan. Pasting mo na ba? Hindi pa. Tara, niting mo. Panahatin ako konti lemon. Lambot. Tuking kaya kita. Sarap sa kanin. Ay, oo nga pala. May kanin nga pala tayo dito. Pero ano ah, okay siya. Yung eto, tong sausawa na to, lasang patatimbin. Alam mo yun? Matamis na toyo na merong star anise, di ba? Hindi pa ako nakakatikim ng itik na ganito kalambot na hindi durog. Alam mo yun? Oh. Yung technique na tinuro sa inyo, which is oven braising, it really works. Ang magbahal ng ganito. Pero it really works sa pagpapalambot ng mga karne na ayaw mong madurog, di ba? Gusto mo, pre, ano? Like, osubuko, bulalo, talam mo dyan, di ba? Gagana yun. Buo siya. Tapos, malambot, hindi nadudurog, di ba? Madalang ka makakita nun. Panalo to. Gubad na ako ng guantes kasi doon na tayo sa ating next at yun ay Calderitec pare. Ay, nagmamantika oh. At obligado magmamantika siya par. Kasi talagang mamantika ang itik talaga. Amoy palang pangkani na talaga oh. Yun oh. Serve sa'yo sa inuman yan. Walang magmamaoy pre sabi sa'yo. Dito magkakanin talaga ako diba? Parang sarap sa kanin ito. Pero bago natin tikman yan, Ian, picture mo muna. Tapos sirang stomach ka muna. Konti. Kanin, ito muna, sarsa muna. Ganun ako eh. Sarsa muna sa kanin bago ko tikman yung karne mismo. Kasi karne naman talaga rin lasa. Nasa sarsa naman talaga. Tama. Yak. Pero ito hindi. Par. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ngayon tikman natin ang may karne. Ayan. Uy! Uy! Ano yung? Yan ang the perfect bite. Diba? Natikman mo na nga dito.
Nasarap siya. Mas trip mo to. Mas trip mo to. Ay, off cam pala. Hindi. Naharbat niya. Ito rin yung ano. Ah, trip mo yung kanina. Hindi. Minintake mo yung smoke. Ay, smoke. Malalaman natin yan mamaya. Pero ito, okay ka dito. Hindi naman yung tinatanong. Ito. Ito. Kamusta? Ano mas trip mo? Ito yung nauna. Di ko natikman yung una. Ay, buti nga. Doon ka na. Masarap to. And yung kombinasyon ng ano, ng protina, sibuyas, kamatis, bawang. Para sa kahit saan protina mo gamitin niya, masarap yan eh, di ba? So dito, masarap din siya, di ba? Papamahal na mahal kita. Hindi ako yung papa mo. Ay, hindi ako yung papa mo. Sorry ka, lahat din. Leche. Mas gusto ito. Mas trip mo yan? Mas trip mo yan? Mas gusto ko ito. Sarap ba? Oo. Anong lasa? Masang ikaw. De, pero legit, masarap to. And siguro, kaya nga talaga siya, di siya nag-exist na. Kasi, ano siya, bagay siya. Ganito ha, yung itik may anggo ng konti. Ha. Isa sa pinakamasarap na ikaldereta ay kambing na meron din gamey flavor. So I think, kaya siya bagay dahil doon. And honestly, hindi mo siya pwedeng ihambing sa, ano, sa manok. Malayo siya sa manok. Mas maihahambing mo pa siya sa baka o ano eh. Baboy. O baka o kambing o baboy. Kesa manok. Ang layo talaga niya sa baka, manok. Tama. Baka mas malapit sa baka. Tama. Depende. Depende sa part kung saan mo siya ukunin eh, di ba? Kasi yung white meat niya, parang hibla-hibla ng baboy. Pero yung ano niya, bandang hita niya, tsaka bandang likod niya. Parang beef na. Medyo mas dark na ng konti. So ang dahil mo nakukuha flavors dito mula sa isang hayop. At totoo lang, kailangan yung pakakainin nyo dito. Medyo may prior knowledge. Kasi baka maghanap sila ng mga malalaman na parte. And hindi talaga to masyado malaman. Kaya rin dinagdagan ko yung sarsa, di ba? Pasado to. Kayo mga inanak, itry nyo to. Napakasarap niya. So doon tayo sa last natin. At yun ay ang ating smoked itik. Pwede na siguro to. Kung sakasakaling gawin nyo to, tapos hindi nyo pa rin makuha yung lambot, pwede nyo isalin sa, ipasok sa oven yan. Naiintindihan ko na baka hindi appealing sa iba yung ganyang ano, ganyang kulay. Pero usuhin nyo lang kami. Bear with us. Masarap yan. Oh, ayan oh. Oh, tapong na eh. Yan. This in itself, masarap na yan. Pero syempre, gusto nating may sarsa, di ba? Dalawa yung parts niya. Meron parang solid na parts at meron parang mantika. Kunin natin solid na parts and from there, gagawa tayo na sarsa. Kunin natin to. Kaya natin dyan. Alam ko hindi siya appealing ngayon, pero mamaya okay na yan. Buwaan natin ang ano to, sauce to. Tayo ng lemon. Mga kalahating lemon lang. Tapos, ang hanga natin ng konti lang. Tsaka gusto ko magamit eh, hindi na maubos dito to eh. Hot sauce, kahit anong hot sauce na meron kayo. Sweet chili sauce, toyo. Hindi ko na talaga ng smoked paprika to, kasi smoky na talaga siya. Pero kung gusto nyo, wala namang problema dun. Pure wild honey. Benefits of honey. Build strong immunity. Rich in antioxidants. Boosts in energy. Strengthen joints. Helps in weight management. Ganyan natin yan dyan. There's something missing. Or chicken powder para lang sa konting umami. Kung gusto nyo udadi, wala dito naman bro. Yun. Oh, looks like it was measured, though. So, eto na, pare, ang ating smoked itik na in-smoke natin for... Usun nga, pati ka ng orasan? 10 hours? Around 10 hours, no? Mga ganun, di ba? So, siguro naman, masarap to. At kung hindi masarap, sisasin ko na si Ian. Pero bago yan, Jerome, sama ko muna ng konti at Ian, picture ako. Pakita ko, par. Hindi yan sunog. Hindi yan sunog, pare, ha? Okay na yung lambot niya. Malinamnam. Masarap. Tapos, hindi na siya mamantika kasi nga, par, na ano, na nag-render na lahat. Oo, tumulo na. Andun lahat, oh. Diba? Ayan, oh. Par, oh. Ganda ng kulay. Diba? Ayan, oh. Ang pink-pink, ko. Diba? Panga. Ang sarap, pare. Ay. Malinamnam talaga yung lasa ng laman ng itik. Like, malasa talaga siya. Pero ano ba, medyo matapang yung sauce namin. So, medyo final yung sauce. Kasi, naka-cover up yung lasa ng ano, ng itik. Hindi, okay din. Kasi smoky yung sauce. Oo. Yan ba yung mukhang sunog? Hindi, tsaka hindi lasa sunog. Oo, hindi talaga lasa sunog. Bark yun, pre, ng smoking. Pero ano, nakikita nyo naman yung laman. Makinang-kinang pa, di ba? Tama. Lasang ribs talaga. Kahit yung mga smoked brisket, di ba? Oo nga. Di ba? Ito ah. Lasang ribs. Hindi ko yung na-realize. Yun siya lang nagmasabi. Ang galing sarap ng sauce. Okay din yung sauce, no? Yung asim nga kasi, tsaka yung...
Ikaw na mag-outro. Tama na kaya ko. Try nyo to, napakasarap, pakadali. Sino mag-aakalang? Gano'n ba yan? Kung may mga naisip tayong gawin, comment lang sa baba, mga nakakalang ko. Kakainin mo na namin ito ni Ian. I-like nyo lang itong page na to. Kung di pa, ang hirap pre. Doon ka na, doon ka na. Took me a while bago talaga ako nagkaroon ng confidence na mag-smoke. Dahil kong ginawa, yung mga lata-lata drum dati. Before Ninong Rai pa, nagawa ko na yan. Pero talaga, ang kailangan mo pala talaga para makapag-smoke ka, ay matinong smoke ka. Not saying na kailangan mo ng napakamahal na Kamado Grill na regalo sa amin. Hindi. Pwede na yung ganun, yung Barrel Pro natin. Okay na rin makapag-smoke ka na ng maayos doon. Pero promise, kailangan mo ng smoker para makapag-smoke ka ng maayos. Pero kung magaling na magaling ka, putya, iba nga nakikita ako. Nagsusmoke lang gamit karton. Sino kaya yung magaling na? Uy, uy, uy! Nasusunog! So, ganito po ang mangyayari. Ano pa kaya yung mga ibang luto? Kambing na pwede mong lutuin sa Itek. For example, sinampalukang kambing. Ay, sorry, sinampalukang Itek. Pwede siguro yun, di ba? Sayang di tayo nakagawa. Sabaw. Sana gumawa tayo ng sabaw. Masarap isabaw to. O, parang ganun. Gumawa si Chubby dati nun sa kambing. Ang sarap. Sobrang okay niya. Ako, pre, sobrang dali kong ubusin nung isa. So, medyo mahal sa kong pang-ulam talaga. Pero, i-consider natin itong special. Okay lang yung presyo niya, di ba? Maraming sa lahat, mainaana. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakalike, mag-like ka na. Kung hindi ka pa nakashare, i-share mo na rin. Maraming salamat. I love you all. And sana magtagal pa tong trend na to kasi parang palaos na eh. Parang palaos. Hindi, di ba? Konti na lang eh. Yung kay Alvin, di mo awal. Ayan, yan ang hindi maano. Pakis nga.